Okay, paano gumamit ng big seller? So, itong big seller, it is a website kung saan na-integrate mo lahat ng mga stores mo. So, whether it is Shopee, Lazada, or TikTok, or other platform, or marketplace platform. So, paano gagamitin ng big seller? So, actually, ang big seller, ginagamit ko lang siya for yung tinatawag na scrape of pag-scrape ng product and then copy listing. Okay? So pag sinabing scrape products, ibig sabihin noon magse-search ka sa Lazada and Shopee ng mga items na gusto mong ibenta and at the same time pwede mong kunin yung kanilang product page or yung posting ng product page. Pwede mong i-copy. So, but I do not suggest na pag nag-scrape ka ng products is copy, kumbaga, although yes, 100% makokopya mo, pero mas maganda na i-improve mo pa rin siya para maging ano pa rin siya, magmukhang unique from other stores. So either palitan mo yung kanyang title and then yung kanyang yung pinaka thumbnails niya mismo. Pero ang ma-save mo doon is yung time sa pag-create ng new item kasi doon mismo kapag nag-search ka is ma-scrape mo kagad yung product na gusto mong ilagay sa store mo. While pag sinabi naman na copy listing, sa copy listing naman is example at yung existing store mo may mga set of product list na. Kunyari, meron ng mga 50 items. So, ang gagawin mo doon, pwede mong kopyahin kung ano yung product listing ng existing store mo palipat doon sa new store or sa store na gusto mong i-duplicate. So, ito ang purpose ng copy listing. So, example, kunyari, nag-create ako ng new item. Okay, ang ginagawa ko doon ay every time na may new item akong ginagawa is automatically sinisync ko or synchronize. Tawag ba doon? Sinisync ko la yung new item ko going sa mga different stores na meron ako. So, ito, nag-setup ako ng example ng ano, nag-setup ako ng example kung nag-setup ako ng example sa Shopee. Kung paano ka magka-copy list and then kung paano ka mag-scrape ng products. And then may isa pa akong ginagawa dito, yung tinatawag na, copy natin. Ito, yung tinatawag na boost management. So, dun sa boost management, ito yung hindi mo na kailangan mag-bump ng item mo. So, automatically, kapag nilagay mo yung products na gusto mong i-boost, so, no need for you na ibalikan pa yung Shopee app mo or yung Shopee seller center mo para mag-bump every 4 hours. So, dito sa features na to, automatically, after 4 hours na matapos yung kanyang ano niya, yung pag-bump ay magre-rebump siya or magbabump siya ulit. Marami pang dito features na pwede kang gamitin. Okay? Meron din dito yung pwede mong i-customize yung paggawa ng waybill mo. So, I think dito yan, under sa orders, and then meron doon yung kung paano mo i-customize yung waybill. Kunyari, lalagyan mo ng checklist kung ano yung laman ng isang order. So, applicable lang ito kapag applicable na maglagay ka ng ganyan. Yung parang mag, 'di ba, usually sa mga waybills natin ang nakalagay is text lang. So dito sa paggawa ng ano ng waybill is pwedeng maging ano, pwedeng magkaroon ng image kung ano itsura ng item ng in order niya. So pwede to mag-apply kapag ito ang item mo is ang binebenta mo is one item only.
or tama, yung mga big items lang or mga 2 to 3 items lang ang usual na maging average orders ng buyer since ito ay big items. Pero kung ang item mo ay ano, maraming variation, okay, small items, and then malaki yung basket size ng buyer kapag umuorder. So, ano ito, magkoconsume to ng maraming way bills. So, make sure na kapag naggumawa ka nito is mag-ano lang siya. Magkoconsume lang ng one-way bill kasama na rin yung mga barcodes and details ng buyers. Okay? So, paano gumamit ng big seller? So, paano mag-ano? Paano mo makikita ang big seller? So, i-google mo lang, type mo big seller. Okay? And then, pag-type mo sa Google, eto na mismo lalabas siya. And then, mag-register ka lang with your email or phone number and then password. And then, sundan mo lang yung process kung paano mag-sign up sa big seller. Okay, ang big seller before is free. Dati libre, libre siya. But ngayon, meron siyang free trial. So ako hindi ko gumagamit ng ano ng subscription niya since for copy listing and ano lang naman ako for scraping and autoboos. Okay? So if you want na gumamit ng talagang ano niya full tawag doon yung kanyang lahat ng features ay magamit mo, so you subscribe. Pero alam ko mura lang naman yung subscribe. Check natin yung subscription service niya. Kung ano yung meron. So ayan, sa free plan, ang pwedeng ano is ang orders is 3,000 a month and then you are limited to 5 stores only. Okay? So hanggang 5 store lang pwede mong ilagay sa big seller kapag naka-free plan ka. Okay, and then your sub account na pwede mong gamitin, yung say sub account, ito yung account na pwede mong ibigay, kunyari may staff ka or tagapak ka, ang ma-access nilang is yung sub accounts mo. So up to 2 lang ang pwede. So sa inventories 500 SKU. Okay, and then for the gallery is up to 200 MB lang, limited lang sa ganitong file size. Then sa review management, kasi ano to eh, pwede itong magkaroon ng auto-reply. Okay, pwede magkaroon ng auto-reply sa mga bawat buyer na nagre-review. So hindi mo na kailangan pa na ano na tawag doon. Hindi mo na kailangan na ano na isa-isahin silang replyan. So meron ka diyang i-ano, i-set up na magre-reply kagad si big seller. If it is a positive review or negative review. Meron kang reply para sa positive and meron kang reply sa negative. So, paano mo siya madedetermine kung negative? Nagbe-base siya sa number of stars na ibinibigay ng buyer. And then, of course, yung watermark. Okay, dun sa watermark, ang nagagawa nun is parang maiwasan yung photograph. So, pwede mong lagyan ng watermark and the same time, borders kung kinakailangan. So, wave shipment, accounting software, product template, and then days or order catch. So, ano ibig sabihin nun? The number of catch days. So, ang ibig sabihin lang neto yung coverage ng data na pwede niyang makuha. So, sa free plan, isang nakukover niya is for the past 14 days. Okay? So, may iba pa siyang mga features dito sa baba. Ngayon, magkano siya? Sa basic plan is 1,600 a month. Pro plan is 4,000 a month. Business plan is 65. And then, business plus is 16. So, if afford ninyo, ito yung gamitin yung ano platform para i-integrate lahat ng mga store ninyo. So, mas maganda, okay siya. Okay? As long as afford ninyo. But, kung ang habol mo lang yung mga pagdu-duplicate, okay? Actually, nagre-reset naman yan monthly. Nagre-reset yan after mo makonsume itong mga limitations na to. So, on the next month, ito ulit yung, ano, yung pwede nilang maibigay na service para sa sa'yo. Okay? So, yan.
So ngayon, kunyari nakapag ano ka na, nakapag sign up ka na sa BigSeller. So ang gagawin mo naman ngayon is mag-i-integrate ka ng mga stores. Okay, so ang gagawin mo lang, punta ka lang dito sa right side ng BigSeller mo. Kahit nasa homepage ka, basta tingnan mo lang tong right side. And then pindutin mo itong authorization. Okay? So, pindutin mo yung authorization, ang lalabas ito. Okay? So, as you can see, no, nag-ano lang ako, nag-sample lang muna ako ng 4 to, nakalaglagay ako ng 4 na stores out of 5. So, kasi ang limit niya is 5. So, pwede ka mag-integrate ng Lazada, Shopee, o Tokopedia, TikTok, Bukalapak, Sendo, Blibli yan. Ito yung mga stores, mga marketplace na pwede mong i-integrate dito sa big seller. Okay? So yan. So nag-sample lang ako ng ano ng ilang stores muna since limited siya sa 5 para magkaroon lang tayo ng reference na makapag-demo tayo. So kapag mag-add ka, kunyari nandito ka na, so click authorization, ito yung lalabas. So paglabas nito, kunyari mag-add ka ng store sa Shopee, okay, ang gagawin mo lang is to add new store. Okay? So add new store and then lagyan mo lang ng name, kunyari DDD store, and then click connect, and then maglalabas yan dito ng login. Okay? So, pag naglagay ng login dito, click mo lang Philippines and then ilagay mo yung login details mo and then login. Okay? So, pag login yan, automatic na mag-i-integrate siya dito sa Shopee. Kung sa Shopee ka naglagay or sa Lazada. So, hindi mo naman kinakailangan na dapat lahat ng stores mo nakalagin para lahat ito ay mag-synchronize or mag-integrate sa big seller. Dito ka lang magla-login kapag nag-a-add ka or nag-i-integrate ka ng store sa big seller para makuha nila yung data. Okay? So, yan. So, once na naka-integrate na siya dito, so, ang gagawin mo ngayon is, example, so, subukan mo na nating mag-scrape ng products. Okay? Pag nag-scrape ka ng products, okay, so punta tayo, so mag-scrape tayo sa Shopee, and then kailangan magda-download ka ng extensions, or tama, extensions, so ano yun, so sa extensions dito yan, so click mo lang ito and then manage extensions, ito yung lalabas, so magda-download ka ng BigSeller Product Scraper. So, at paano mo yun makukuha? So, Google mo lang, Big Seller Paper Extension. And then, lalabas yan. So, ano yun? Ayan, ito. Meron yung lalabas na ano na tool or ida-download para ma-download mo yung extensions na yun. So, hindi ka makakapag-scrape kapag wala kang ganitong product scraper na extensions. Okay? Tingnan natin kung lalabas. So, yan. Lalabas yan dito. Pinindot mo tong product scraper. Okay? So, ngayon, mag-scrape tayo. Subok tayo mag-scrape ng isang product. So, kunyari, sa Shopee tayo. So, sample tayo ng may scrape. And then, mas maganda na kung mag-scrape ka yung mga one variation lang para hindi mahirap i-integrate. And then, itong mga scrape products na to, nasa-save to sa big seller mo. Subukan natin ito. So, syempre, pag pumili ka ng products, yung mga top selling na, huwag ka nang pipili ng products na hindi mabenta. So, and then make sure meron kang available na supplier na pwede mong makita kung saan mo siya pwedeng bilhin.
Ito, maraming variation. Ito, try natin itong newborn cloth diaper. Itong pajama. I-enable ko lang, naka-disable pala yung scraper ko. Okay, subok tayo, no? Subok tayo mag-scrape. And then, view scrape list. Refresh lang natin. Ayan, lumabas na yung scraper. So, click mo lang to. Kunyari ito, nagustuhan mo tong item na to. So, scrape mo lang. And then, scrape pa tayo. Try lang natin itong mga pajamas. And then, pag yan na, scrape mo din yan. And then, kung gusto mong bisitahin yung mga na-scrape mo, view scrape products. And then, lalabas na dito yung mga na-scrape mo. Ayan, ito sila. So, ito, click mo to. And then, edit mo muna. So, click edit. So, double check natin. Ayan. Kasi pwede ka namang mag-adjust na ng price once na maano. So, package weight. So, ganyan. Usually, ganyan ng ano ko ginagawang package weight. Then, ito. So, isa. So, syempre, tanggalin ito kung BP Plus. Kanyari, PD. Okay, balikan ko itong isa. Then siguro mamaya na ako gagawa ng adjustment pagdating sa kanyang ano, sa kanyang mga title. So click mo yung dalawang na scrape mo kung na-edit mo na. And then, import to stores. So try natin no, kung lilipat siya. So import to stores. And then, i-click mo kung saan store mo ilalagay. So, doon na lang tayo sa store na, ano, sa store na inaayos ko. So, click import. So, so successfully na-import, then click finish. Ngayon, hindi pa yan tapos. So, sige, double check natin. Napupunta yan sa draft listing. Double check natin, no, kung pumunta sa draft listing. So, ayun nga, nasa draft listing. So, kapag import mo siya, pupunta muna yan sa draft listing. So, ang gagawin mo ngayon is ipapublish mo siya. So, try natin kung papasok na siya kahit hindi na ini-edit. So, ipublish natin. So, yun nga, nag-fail. So, kailangan i-edit talaga. So, edit natin. Sige, bulk edit. So, category. No brand material, so spandex, then click more, animal prints, graphics, so ganyan na lang, and then origin, Philippine, others, recommended age 1 to 9, so lagyan na lang na natin ang range ng 8 to 9, and then save and next step. So, ito na yung kanyang ano. Ito na yung kanyang buong information. So, meron na to. Attribute, meron na. Punta lang tayo dito. So, may parcel size na siya. Meron na rin price. So, check natin.
Tingnan natin, save and publish. Ah, kailangan ng one shipping method. So ito, add shipping fee. So standard local na lang. So confirm. And then, ayun, meron na siya. Reorder, no, hindi. So kailangan ma-fill up lahat to. Sa SKU, nasa yun na kung gusto mong gawa ng SKU. So try natin. Ayun, successfully na. So, punta natin ngayon yon kung saan yung store na yon. So, punta tayo dito sa products. So, ito yon yung KD Mart PH store na pinaglipatan natin. And punta tayo sa products. Then, check natin kung wait. Wrong login. Tingnan natin kung lumipat doon. So, itong sang store na to, no, ito yung namatay na binubuhay kulit. So, hanapin natin kung ano, kung nasaan siya. Kasi sabi na lipat na daw. Parang wala. Bakit wala? Ay, nag-fail. So, nung sabi, your shop is under, ay, hindi pwede maglipat. Doon na lang sa isa. Lipat natin sa isa. Kasi na-penalize yung isang store na yon. So, balik tayo sa draft. Lang. Scrape. Ito. Edit na lang natin ito. Next. One to 7 years old. Then save and next step tayo. Then puto tayo dito at shipping standard pre-order wholesale ba yan? Okay na. So save natin na lang. Then close. So, ito na siya. And then, wait lang. Import natin. Pag pinublish siya, hindi siya pwede mag-publish eh. Mag-fail to eh. Ayan, fail. Okay, so gawin na lang natin. Balik tayo sa scraper. So, balik tayo sa scraper. Ito na lang, ganyan. And then, import natin ulit. Doon na lang natin ilagay sa isang store. Then click import. So click finish. Then punta natin yung isang store. So let's go to products. So ayan, nakita niyo ito yung isang store. Ito naman yung isa. So tingnan natin. Nalabas siya. So ito actually mga duplicate na lang tong mga to. Tingnan natin yung remarks kung ano nung mali pala. Mapunta ka ulit sa draft muna. Hindi ba pala siya uploaded? So, that's the time ipapublish mo siya. So, failed ulit. Bakit kaya? Tingnan natin yung problema. Pupunta tayo sa draft. I-edit na lang natin ulit.
So, bag edit. Baka meron pang hindi na-fill upan. So, shipping fee. Ito yung mga tatandaan nyo lagi para pumasok siya. Then, wholesale price kung meron ka. Pre-order, double check. Yung try natin, no? Save and publish. Tingnan natin kung magsasuccessful siya. Okay, so successfully daw nakalagay. Then, double check natin kung nag-fail. So, wala. So, balik tayo dito sa product listing. Refresh lang natin. So, ayun. Ito na. Pumasok na siya. Ito na siya. So, gagawin mo na lang. Edit mo na lang to. And then, gagawa ka ngayon ng bago mong... And then, ito, syempre, i-edit mo. Tanggalin mo itong nakuha mong ano, description. Tapos, change yung photos. Pwede ito ang piliin mo. Yan, okay, ito. Para maiba naman siya. Then make sure may alam kang supplier na ito. Kadalasan pajama supplier, baklaran yan meron. Sa ilalim, sa first floor. Then pricing mo, double check kung okay yan sa'yo. So, let's say gawin natin 35, 45, 48. Dagdagan ko lang na 10. 10 lang naman eh. 35. Yung medium, 45. Large, 48. Yun natin. And then, make sure yung sa variation is meron ka. Kasi kung wala, tanggalin mo na lang siya. Kung hindi mo kayang ma-sustain yung ganun. Or kung ang plano mo is gawin siyang assorted, so tanggalin mo na lang itong mga variation na to. So kunyari, tanggalin na natin to para wala nang choosing. Pero kung afford mo magkaroon ng choosing of designs, so okay lang yon, walang problema. So ang gagawin ko sa akin is assorted na lang. Ayan, para wala nang ano, wala nang choosing of designs. Para random lang yung ibibigay mo sa buyer. And then I will click active, but ayaw. Error. Mangyari. Refresh natin. Anyway, sige, mamaya na lang natin to edit. Basta as long as lumabas na siya doon sa ano, sa products mo. Then subukan natin ulit yung isa. Ayun, tingnan niyo, wala siya. Wala siya dito. Okay? So, subukan natin ulit yung isa. So, bulk edit na natin para sigurado. Then, more brands. Sa ano, sa Lazada, ganito din yon. Pareho lang din naman. Ang magkakaiba lang doon is yung store na paglalagyan niya. Usually dito lang yan nagkakaroon ng ano. Confirm. Then save and publish. Kontain natin. So wala na siya. Nakita naman natin hindi siya failed, di ba? So double check. So, yun, lumabas na siya. So, ayan na siya. So, i-update mo na lang yung price. Update mo yung pangalan. Update mo yung photos. Then, it's up to you. Okay? So, ganun din sa Lazada kung paano siya gawin. So, basta tandaan nyo, bago nyo i-publish,
Okay, lagi niyong i-edit. So, ang titingnan niyo lang naman lagi doon is yung category, yung brand, yung mga attributes niya, and then yung shipping provider. Doon mo titingnan. So, ganun lang pag-scrape. So, magsesearch ka lang dito sa Shopee and then sa Lazada, and then may lalabas naman dito na scraper. Click mo lang yon, then automatically pupunta yan sa big seller mo, and then i-edit mo, then that's the time i-publish mo sa store mo katulad ng lumabas dito. Okay? So, pangalawa naman, yung pag-copy listing. Okay? So, example, so copy listing tayo. So, yan. Punta tayo sa copy listing. Punta ka products and then click mo copy listing. So, try natin kung makakopya tayo dito sa store na to. Going palipat dito sa store na ito. So, dito, pindutin mo yung store na pagkokopyahan mo. Bakit wala? Ayan, ayan. Ito, ito, ito. And then, tingin tayo kung ano yung... Kasi galing to sa main store eh. So, tingnan lang natin no, kung malilipat natin. Click natin all. Pero, pag gusto mong i-update yung ano yung ano listing mo, just click sync listing. Then antayin mo lang siya, mag-a-update yan. Pag sinabing sync listing is i-update mo yung product listing mo. Kasi minsan pag may generate kang new item, hindi yun lumalabas agad. Excuse me. So matagal. Okay, so mapansin mo, no, sabi 83 daw. So, reload lang natin. Double check. Ayan, naging 100. Ano, no, mali. So, 29 pa rin. Sige, ayan lang natin. Pero, kailangan mo mag-synchronize ka kapag may new item ka. Matik yan, may lalabas. So, ito. Subok lang tayo, no. Si Sebastian, si Logan, at ito. Ayan. Subok tayo ng ito. Ayan, sila Alessandra. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Kasi ito, meron na ako dun sa isa. Gagawin mo, import to stores, and then pili ka ako sa mililipat. So, ilipat natin dun sa isa. So, dito yun. Dito. So, then click import. So kadalasan pag nag-import ka, hindi mo na kailangang i-edit pa since okay na siya dito sa ano. So ang gagawin mo na lang, punta ka sa listing, so click Shopee. And then ito na yung draft mo. So yan, 1 2 3 4 5. Ayan. Pero minsan no, kapag na-copy list mo na siya, nag-e-error na siya. So tingnan natin kung mag-error kasi hindi ko sure kung ito ba ay nailipat ko na or hindi. Kasi hindi na siya pwedeng lumipat kapag nailipat mo na siya. So, ang gagawin mo, click publish. So, publish now. Pantay natin. Ayun, successfully yung isa. So, tandaan nyo, Alessandra, Owen. Pantay natin. Okay, no fail data. So, click close. So, ibig sabihin, successfully na lumipat na siya doon. So, ang gagawin natin, punta tayo dito. So, ito yung dalawang na script natin. And then, reload lang natin. Tingnan natin kung lumipat siya. So, ayun, nakita mo, new. So, ito yung lima, lumipat na dito sa store. So, malaki ang matitipid mong time dito kasi hindi mo na kailangan mag manual upload pa ulit. Okay? So, ito yung ginagawa ko kapag nagdo-duplicate ako ng store. So, all you need to do is to create a new store. So, kung may nagtatanong, pwede bang gamitin yung parehong name, parehong bank account? Pwede po.
Pero ang alam ko is yung cellphone number and then yung email is dapat magkaiba. So hindi dapat kapareho. So gawa ka na lang, create ka, then register your SIM doon sa new store mo, and then ilipat mo, baga i-copy mo or i-duplicate mo kung anong store ang meron ito sa bagong store na gagawin mo. Pero syempre, mag-a-apply ka pa rin ng optimization and then campaigns para mabuhay yung store mo. And then, kailangan din na ipalitan mo pa rin yung mga thumbnails mo or mga photos and then especially titles para naman maging unique siya or maging iba siya doon sa ano mo, doon sa isang store na pinagkopyahan mo naman. Kung ang question is pwede bang i-copy list yung listahan ng store na hindi sa'yo, hindi po siya pwede kasi hindi siya naka-integrate sa store mo. Ang pwede mo lang is pwede ka mag-scrape. I-scrape mo yung products na meron siya and then edit mo and then pwede mo nang i-import and publish sa store na gusto mong paglagyan ng products mo. So ayan, yun yung pangalawa na paggagamit ko sa Big Seller. So ganito din na ang ano ha, same thing na ito nag-a-apply doon sa Lazada. So pareho lang din 'yan sa Lazada. So hindi ko lang maano ma-demo kasi ang ginawa kong ano lang sample login is yung sample account is yung for Shopee. Pero ganun din, pareho lang din ang function pagdating sa Lazada kung paano yung ginagawa ko sa Shopee. So another function na ginagawa ko is yung dito yung pag auto bump para hindi mo na kailangan mag-bump pa ng product. So punta ka dito sa boost management. So dito lang sa taas yan, go to products and then boost management. So dito ipili ka lang. So kunyari pag wala pa yan, meron naman yan, makikita mo naman ang instruction paano ka mag-a-add ng store and products to boost. So syempre, i-activate mo yan. And then, click mo lang ito to edit. So, dito, pipili ka ng, so mag-a-add ka lang ng products na gusto mong i-boost, i-auto-boost. So, actually, iikot lang yan. And then, ipipin mo kung ano yung priority mo lang na items na magbo-boost siya. And then you just will click save. And then automatically, every 4 hours, magbo-boost siya dun sa product na inilagay mo. Okay? So, ganun lang. And then dun naman sa ano, sa pag ano, pag kung ano ka naman, kung naka premium account ka or subscription account, so pwede mong gamitin yung ano, yung kanyang features na kung saan pwede mong i-modify or i-customize yung kanyang waybill. Okay? So, siguro sa susunod ko ng lesson yun ipapakita. But for now, tingnan natin kung kaya, no? So, let's try. Click kayo some product and then back action. Sige, so susunod na lang. So susunod na lesson na lang natin to ano, i-tackle. Para ano, para mas focus lang muna tayo sa copy listing, product boosting, and then sa ang tawag doon, product scraping. And then pwede ka din gumawa ng sarili mong kunyang kumbaga, ang mangyayari is lalagyan mo lahat ng items mo ng borders, ko-customize mo with a watermark na tinatawag. Okay, so yan yung watermark templates. Punta ka lang dito. And then pipili ka kung anong gusto mong border. And then i-edit mo lang yan. So ayan, so pabaguhin mo lang itong mga words na to. And then click save. And then yun nga, yun ang i-apply mo ngayon doon sa gusto mong border and watermark. Okay? Okay, so yun lang, so yun muna. So we have pinag-usapan natin dito is yung pag dito scrape products, copy listing, and then yung boost management. Okay?
So, paano ka ulit magkakaroon ng big seller? Google mo lang, big seller. And then, click mo lang ito, lalabas yan, itong big seller na ito. Then, ang gagawin mo is mag-sign up ka. Kapag naka-sign up ka na, that's the time you click dito sa upper right and then authorization. And then, i-add mo yung store na gusto mo. So, ang suggestion ko niyan, kung gusto mong malinis, so you create a big seller account for Shopee and big seller account for Lazada and big seller account for TikTok. Okay? So, ganun lang ang gawin mo para hindi ka maguluhan sa copy list and then kapag paglilipat ng mga products or pag-scrape. Okay? So, yun lang. And then, that's the time na kapag meron ka na, na i-copy list, so na-integrate mo na yung mga shops mo. So, paano mag-integrate? So, click add new store. Then, lagyan mo ng pangalan yung store. Diba? Then, connect. Then, may magpa-pop out yan ng authorization login. So, safe yan. Huwag kayong mag-alala. Safe yan. Walang problema. Then, login mo. Once na mag-login na yan, lalabas na yan dito and then lalabas is connected ang kanyang status. Ngayon, kung gusto mo siyang i-disintegrate, at tatanggalin mo siya sa system ni BigSeller, click mo lang yung delete. Okay? Then, take note, kapag naka-integrate siya sa isang seller, BigSeller account, hindi mo siya pwedeng integrate sa new, sa iba pang BigSeller account. So, kung gusto mo siyang ilipat, gagawin mo, i-delete mo na siya dun sa existing big seller account and then that's the time na i-integrate. Okay? So, yun lang. So, ito na, ito yung tutorial sa big seller and then ito lang yung ginagamit ko. Ito lang yung function sa akin ng big seller lalo na pag gumagamit ako ng free client. Although, pwede mong gamitin dito lahat kung ano yung kumbaga parang one-stop shop ito eh ng mga stores mo kapag let's say sa fulfillment ng orders, inventory, and the same time yung forecasting and business advisor meron din dito. Okay? So, thank you.